sa buhay. Hindi naman makapangyarihan ka. Dakila, magpakailanman. Sino ang hihigit sa iyong kabutihan? Wala ni isa, walang sino pa sa iyo lamang aawitan ka, sasambahin tunay ang buhay ko sa iyo ilalim. Sa iyo ilalaan, O Diyos, tanging sa iyo lamang ang papuri. Ikaw, O Diyos, aming kumlihay, aming lakas, kapayapaan. Ang ako mo'y manghahawakan, kaya't ang pagsamba sa iyo ay lalaan.
papuri po'y para sa Panginoon. Thank you.
Ayan. Good morning. Ayan. Good morning mga kapatid at magandang at mapagpalang umaga din po sa mga kapatiran po natin, nakasama po natin online. Ayan. Tayo po ay ihanda na po natin ang ating pong mga puso at ang ating pong mga sarili sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. Ayan. So, ayan. Kamusta po ang isang buong linggo natin? Ayan. Okay po ba ang ating isang buong linggo? Ayan. Marami man tayong mga ginagawa, marami naman tayong mga na-experience, marami naman tayong trabaho, marami man tayong nararanasan sa ating pong araw-araw na buhay. But we are blessed and tayo po ay tinako ng Panginoon sa bahay sambahan ng araw na ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin upang hindi lang dahil tayo ay manggagawa ng isang iglesia, hindi lang dahil Sunday ay kailangan natin pumunta ng church. Ito po yung araw na ibinigay ng Panginoon sa atin upang pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa ating pong buhay. Kaya po yung araw na ito ay hindi lang po natin gagawin yung dapat nating gawin every Sunday, kundi yung pinaka-the best na that the Lord deserve para sa kanyang mga anak. Kaya po sa umagang ito, ano man yung mga meron man tayong mga dinadala, meron man tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. At ipagkatiwala natin ang lahat ng ito sa Panginoon. At ang araw na ito ay ibibigay natin ang pinakamataas na pagpupuri at pinakamataas na pagsamba sa ating pong Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Sige nga po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak that He really deserves. Sisimulan natin ang araw ng ito nang merong kagalakan sa ating pong mga puso at ibibigay natin sa Panginoon ang ating pinakamataas na pagsamba. Sige po, tawagin ko lang si Sister Irene sa ating pong scripture reading. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po magsimula sa scripture reading, doon po tayo pupunta sa Genesis. So, bago po natin simulan, syempre alam naman natin na ang Genesis ay unang libro, aklat sa Biblia. At laging nandyan yung, at alam naman natin na nandyan nagsimula yung creation. Nung naghahanap ako ng ipiprepare para sa araw na to, nagpray ako, Lord, ano ba yung pwede kong i-share sa pananambahan? And dahil binalik ko yung one day, one chapter a day ko na pagbabasa, nagsimula ulit kasi ako sa Genesis. So sabi ko, Lord, ano ba yung pwede mong ituro sa akin dito? So nung dito sa mga babasahin natin, lahat nakakaalam na nito. Ito ay yung tungkol kay Abel at Cain. So pag sinabi natin si Cain at Abel, laging nakikita natin yung paano sila nagbigay, 'di ba? Yung naghandog sila, ganyan. Pero napakabuti ng Diyos kasi personally, nag-deal siya sa puso ko doon sa meron pa palang ibang pwedeng ituro ang Lord doon. Hindi lang kung paano nagkamali si Cain. Sige po, samahan niyo po ako sa Genesis chapter 4, verse 1 to 9. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later, she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil.
In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother? Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" Sa mga verses na to, bigyan po natin ng pansin yung verse 7. Kasi bago nagkasala si Cain, bago niya patayin si Abel, yung kanyang kapatid, nakita ko na, noon ko lang napansin, na nagbigay pala ng warning ang Lord sa kanya. Kasi, nung time na nag-offer sila, nakita na ng Lord yung jealousy tsaka yung anger sa puso ni Cain eh. Pero, ang nangyari, ganun kalawak yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, na lagi siyang magbibigay ng warning. Kaya doon sa verse 7, sabi niya, "If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door." So, papunta pa lang siya doon eh. Nandun pa lang sa pintuan niya yung gagawin niyang kasalanan. Pero sabi doon, "It desires to have you, but you must rule over it." Ayun ang sinasabi ng Lord sa atin. Na, hindi niya tayo hahayaang mapunta dun sa pagkakamali. Lagi yan, hindi lang siguro sa personal experience ko, siguro sa lahat din ng mananampalataya na makikita natin na bago pa tayo pumunta dun sa pagkakamali, nagwa-warning na ang Lord, kaya lang minsan nagiging insensitive tayo. Kaya yon, dapat lagi natin bibigyan natin lagi ng pansin yung deal ng Lord sa atin every day. Kaya ang lagi niyang sinasabi, 'di ba? Meditate the word day and night. Kasi paano natin makikita yung paalala niya kung hindi natin nababasa yung mga salita niya every day? Yun lang po. Salamat po. And muli po, good morning po sa bawat isa. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen? Amen. So, napakabuti po ng Panginoon at patuloy po tayo lamang na lumapit sa Kanya. At sa bawat oras, alam po natin ang Diyos ay patuloy na kasama natin. At yun po, lagi lamang nating alalahanin kung gaano po ang Diyos na kumikilos sa atin. At alam po natin yun yung mga bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Kanya. At thank you sa Lord. Dahil ang Lord na nagbigay, katulad nga ng shinare ni Pastor kanina, yung Lord, binigay na ng Lord yung peace sa atin. So isa yung bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Lord. Kasi kung wala tayong peace sa ating pagkatao na nagbumula sa Panginoon, possible na tayo po ay maiba po tayo ng ating mga desisyon. So salamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na binigay niya. At sa pagkakataong ito, bigyan po lamang natin ng papuri ang Panginoon sa oras na ito. Dahil deserve ng Diyos ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagluwalhati. Aalayan natin ng Diyos na pagsamba.
bagamat kakaunti ang ating bilang, pero hindi po yun hadlang. Amen po. Tayo po lahat ay magbibigay personally ng ating po mga pagsamba at pagbibigay ng papuri sa Kanya. Awitan natin ang Diyos pagkat siya ay dakila, pagkat siya ay banal, pagkat siya ay karapat dapat ng luwalhatiin sa oras na ito. We worship you, Lord. We magnify your holy name, O God. You deserve to be praised. You deserve the highest praises, O God. You are a holy God. Hallelujah. Sambahin po kayo, O Diyos. We worship you, Almighty God. Lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He. Together we sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth God Almighty, the earth is filled with His glory.
together for our good, we give thanks.
Amen. At bigyan po natin ng malakas na palakpak muli ang ating Diyos. Ayan, so good morning sa bawat isa. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nandito muli sa atin pong pagsamba at sa atin pong pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. So sa umaga pong ito, tayo po ay patuloy po na magpasalamat sa ating Panginoon at hayaan natin na ang salita ng Diyos ay patuloy na mangusap at magministeryo sa ating buhay sa tulong ng banal na Espiritu Santo ng atin pong Diyos. So mga kapatid, bago po tayo magsimula, samahan po ninyo ako sa atin pong panalangin, tayo po ay dumulog sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Aming Ama, salamat po sa araw po na ito. Ito ay isang dakilang araw na minsan pa ay ibinigay po niyo sa amin upang kami po ay magalak, aming Panginoon, sa inyong pakikipagtagpo o Diyos. At desire po ng amin po mga puso na kami po ay inyo pong tingnan at bisitahin sa amin pong kalagayan, aming Panginoon. At sa pamamagitan po ng inyo pong pagmiministeryo sa amin pong mga buhay, ay makatagpo, Panginoon, ang amin pong mga personal na pangangailangan, aming Panginoon. Pagpalain po ninyo kami sa araw po na ito. Hayaan po ninyo na ang inyo pong mga salita ay patuloy po na magrema sa bawat isa, aming Panginoon. At makita po namin ang inyo pong mabuting kalooban sa amin pong mga buhay. Dalangin ko po ang bawat kapatiran na nakikinig po ng inyong mga salita sa araw po na ito. Natanggapin po nila, O Diyos, ang lubos na biyaya at pagpapahala na nalalaan po sa kanila, aming Panginoon. Salamat po. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa araw po na ito. Salamat po, O Diyos. Ito ay dalangin at hiling po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So purihin po ang Panginoon. Sapagkat tayo po ay nandito muli, babalik po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita po ng Diyos sa aklat po ng Marcos, sa atin pong serye ng pag-aaral. Tayo po ay nasa chapter 3, verse 7 hanggang chapter 6 pa rin. Nang atin pong tinitingnan ay ang ministry po o ang mga kaganapan po sa buhay ng Panginoong Jesucristo
dito po sa kanya pong early ministry sa or later ministry sa Galilee. So sa outline po natin, tayo po ay nasa panglima na po na bahagi ng atin pong pag-aaral patungkol po sa later ministry ng atin pong Panginoon. And it is all about the miracles that Jesus Christ did to show His sovereign power. So samahan po ninyo ako, tayo po ay nasa pangatlong miracles na po ng Panginoong Jesucristo at sa pang-apat na miracles na ginawa ng Panginoong Jesucristo to demonstrate His sovereign power in chapter 4, verse 35 hanggang chapter 5, verse 43. So dito ay atin pong titingnan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na pagpapagaling dito po sa isang babae na matagal na po na nakaranas po ng pagdurugo. At itong pagdurugo po na ito, itong kanya pong bleeding is unstoppable. At pangalawa, ang pagpapagaling o ang pagbuhay ng Panginoong Jesucristo sa anak po ni Jairus. So samahan po ninyo ako sa aklat po ng Marcos, kabanatang 5, talatang 21, simula 21, ang sabi dito, nang bumalik si Jesus sa kabila ng lawa, napakaraming tao ang nagtipon doon sa kanya. Pumunta rin doon si Jairus na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo. Pagkakita niya kay Jesus, lumuhod siya sa paanan nito at nagmakaawa. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung pwede po sana, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya para gumaling siya at mabuhay. Sumama sa kanya si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao na nagsisiksikan sa kanya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling ako. Nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya, kaya lumingon siya at nagtanong, sino ang humipo sa damit ko? Sumagot ang mga tagasunod niya, sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit pa kayo nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo? Pero patuloy siyang tumingin sa paligid para kung sino ang humipo sa kanya, para makita kung sino ang humipo sa kanya. Alam ng babae kung ano ang nangyari sa kanya, kaya lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Pinagtapat niya ang kanyang katotohanan kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa, magaling ka na. Habang kausap pa ni Jesus ang babae, dumating ang ilang tao mula sa bahay ni Jairus. Sinabi niya kay Jairus, patay na po ang anak ninyo. Huwag niyo nang abalahin ang guro. Pero hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila. Sa halip, sinabi niya kay Jairus, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Hindi pinayagan ni Jesus ang mga tao na sumama sa kanya sa bahay ni Jairus. Sa halip, si Pedro at ang mga pagkapatid na sina Santiago at Juan lang ang isinama niya. Pagdating nila roon, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga umiiyak at ay mga humahagulhol. Dito po sa kwento po ng pagpapagaling ni Jesus sa babaeng dinudugo at sa anak po ni Jairus na ang sabi po dito ay namatay na. Makikita po natin dito ang element of faith. Ang element of faith po na ito ay napakalaking bahagi po ng buhay natin bilang mananampalataya. Ganun din sa mga hindi mananampalataya. Ang element of faith ay katugunan sa kaligtasan na kailangan po nila upang sila po ay hindi mapahamak, hindi po mahatulan, bagkos ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Dito makikita po natin ang element of faith ay nagbigay po ng solusyon sa matagal ng problema nitong babaeng ito at mabilis na solusyon
sa mabilis at mahigpit na pangailangan naman ng anak ni Jairus na ayon dito ay namatay na. So tingnan po natin ang mga kasunod na talata. Sabi po sa verse 39, pumasok siya sa bahay ni Jairus at sinabi niya sa mga tao, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. Pinagtawanan siya ng mga tao, kaya pinalabas niya silang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlo niyang tagasunod. Pagkatapos, pumasok sila sa kwartong kinaroroan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi, 'Talitha koum,' nang ibig sabihin ay, 'Nene, bumangon ka.' Bumangon naman agad ang bata at nagpalakad-lakad. Labing dalawang taon na noon ang bata. Labis ang pagkamangha ng mga tao sa nangyari, pero mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag ipagsabi kahit kanino ang nangyari. Pagkatapos, sinabihan sila ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata." So let's look at, mga kapatid, the miracles that demonstrate the sovereign power of Jesus Christ over this sick woman na matagal nang dinurugo and over Jairus' daughter. Na ayon po sa mga nabasa po natin ng mga talata, ito po ay namatay na. So, sa verse 21 hanggang verse 24, makita po natin dito yung earnest request po ni Jairus. Ang kwento pong ito ay dalawang bahagi na kung saan parang ito ay sandwich. Merong left lobes at merong right lobes. At dito sa gitna nitong left and right lobes of bread na ito ay meron pong palaman. At dito po sa loob nitong dalawang bahagi na ito ay makikita po natin ang elements of faith na kung saan nagpagaling po doon sa babae na dinurugo at bumuhay naman doon sa anak po ni Jairus na namatay na. So, sa unang bahagi ng atin pong pinag-aaralan, makikita po natin yung request po ni Jairus. Ang sabi po dito, in New King James Version, let me read, ang sabi dyan, "Now when Jesus had crossed over by boat to the other side," kasi diba galing siya doon sa east side, at doon sa nakaraang pag-aaral natin, siya po ay tumawid sa kabila po ng Sea of Galilee, at doon ay nakaranas siya ng bagyo. At ngayon ay nandirito na siya sa west side, sa bahaging ito ng kwento ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapagaling sa babaeng ito. Sabi dito, "A great multitude gathered to him and he was by the sea. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, 'My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her. She may be healed and she will live.' Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him." So mapapansin po natin dito ang paglapit po ni Jairus with an earnest request sa Panginoong Jesucristo saying, "My daughter lies at the point of death." So sa point of view po ni Jairus ay hindi pa patay itong batang ito or nasa point of death pa lamang ito or nasa huling bahagi na ng kanyang buhay na para bang ito ay talagang patay na. So, yun po yung perspective po ni Jairus dito patungkol po sa kanya pong anak. That's why he earnestly requested Jesus to come with him. So, and sa paglapit po ni Jairus, dapat po nating makita yung katauhan po ni Jairus. Maganda po na makita po natin yung katauhan ni Jairus na lumapit po sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito, si Jairus ay isang synagogue ruler, one of the high officials na responsible po sa physical management ng sinagoga at doon po sa gawain ng pagsamba doon. And he was a respected leader. Ginagalang po siya. So makikita po natin dito na hindi lahat po ng religious leader ng mga Hudyo ay galit sa Panginoong Jesucristo or ayaw sa Panginoong Jesucristo. Katulad ng mga nakita natin from chapter 1 to chapter 3 kung saan marami pong discourse ang Panginoong Jesucristo dahil siya po ay gustong patayin
ng mga religious leaders po nito. But Jairus is different. So makita po natin yung difference po ni Jairus dito compared to other synagogue or Jewish leaders. Sapagkat siya po ay meron pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, sabi ni Jairus, yung kanya pong anak was at the point of death. And itong anak po ni Jairus na ito is his only daughter according to Luke chapter 8 verse 42. At itong kanya pong condition is at the point of death. Sa paglalarawan po ni Matthew sa chapter 9 verse 18 ng Mateo, ang sabi po ni Matthew, according doon po sa kanya pong translation, my daughter has just died. So parang namatay na ang aking anak. Yun yung sinasabi po ni Jairus sa ating Panginoong Jesucristo. That is in according to the writing of Matthew in Matthew chapter 9 verse 18. Dito si Lucas, dito sa aklat po ng Marcos, mapapansin po natin dito yung mas malaking bahagi po ng pagsasalarawan po niya ng kwento patungkol po dito sa daughter po na ito, sa anak po ni Jairus po na namatay na. So meron po siyang 374 words na ginamit compared dun po sa iba pong mga gospel like in the book of Luke or in the book of Matthew na around 135 words lang yung kanilang ginamit dito. So mas inelaborate po, mas detalye po yung kwento po ni Mark patungkol po sa buhay po nitong anak po ni Jairus. Ngunit yun po ang makita po natin. Dalawa, lumapit po si Jairus na isa pong Hudyo, isa pong synagogue rulers, respected in the community, at hiningi po niya na sumama ang Panginoong Jesucristo dahil ang kanya pong anak ay nasa point of death. Dito po sa paglapit po ni Jairus sa atin pong Panginoong Jesucristo, what we need to take note is yung kanya pong behavior, yung kanya pong appeal pagdating po sa paglapit sa Panginoong Jesucristo. He appeal with humility. Merong kapakumbabaan po yung pag-appeal po o pag-request po ni Jairus sa ating Panginoong Jesucristo. So sabi doon, he begged much. So, nakiusap or nagmakaawa na mabuti itong si Jairus sa Panginoong Jesucristo upang lay hands. Ang request niya rito ay lay hands yung kanyang anak upang ito ay gumaling. So, the laying of hands, makita po natin na ito po ay isa pong bagay na ginagawa ng Panginoong Jesucristo or isang practice when it comes to healing. It signifies the transfer of vitality, yung paglipat o pagbabahagi po ng kalakasan, ng strength, ng healing, ng kalusugan dun po sa meron pong pangangailangan o dun po sa recipient. At ito po ay nanggagaling po sa Panginoong Jesucristo. So naging popular ang Panginoong Jesucristo in laying hands to the sick, and even dun po sa mga nakaraan natin pong napag-aralan ng mga miracles ng Panginoong Jesucristo, naging popular po siya doon. Kaya ang request po dito ni Jairus ay ma-lay hands po ng Panginoon ang kanyang anak upang ito po ay gumaling. So, a truth to ponder, mga kapatid, sa bahaging ito ay sinasabi po ni Mark na ang paglapit po ni Jairus with humility is an exercise of faith. It is an exercise of faith. Nakita po niya yung relationship between faith and Jesus' power. Ano yung relationship po na yun? Nakita po niya na ang pananampalataya ay susi upang ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ay makamtan o kanyang tanggapin. Kaya ang paglapit po ni Jairus dito, according to Mark, is in humility. And it is an exercise of faith.
So may pananampalataya po ang Panginoong Jesucristo, ang si Jairus sa Panginoong Jesucristo. That's the number one point na dapat po nating makita dito po sa kwento po na ito. Then, ang sumunod po ng mga verses talks about the healing of the woman with a hemorrhage. So makita po natin dito sa verse 25 hanggang verse 27, yung babae na hindi po pinangalanan ni Mark na meron pong incurable condition, hindi po gumagaling sa kanya pong hemorrhage na kasama ng mga crowd or ng mga tao, napakaraming tao na humipo po sa laylayan or sa garment po ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 25 to 27, "Now a certain woman had a flow of blood for 12 years." So, matagal na po, 12 years na po na nagdurusa itong babae po na ito. "And had suffered many things from many physicians." So, tingnan po ninyo to, ha. Suffered many things from many physicians. It connotes na para bang yung mga manggagamot, mga doktor na kanyang pinupuntahan, ay lalo pang nagpapalala ng kanya pang karamdaman. Because, sabi dito, had suffered many things from many physicians. So, yung doktor na salip ay magpagaling, ay lalong nagpapalala ng kanyang karamdaman. Sabi dito, she had spent all that she had and was no better but rather grew worse. So, lahat ng kanyang mga ari-arian, ang sabi nga dito sa Tagalog, ay naubos na. Pero lalong lumala, but ang kanyang karamdaman, it was no better but rather grew worse. Lalong lumala. Verse 27, "When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment." So let's look at the key verse, yung verse 27. Sa kagalingan po ng babaeng ito, makita po natin dito sa verse 27, yung kanya pong intention, yung kanya pong earnest desire, na katulad po ng earnest request po ni Jairus na gumaling ang kanya pong anak mula sa kamatayan, siya naman ay gumaling mula sa kanyang malalang karamdaman. So, she suffered a lot. Bleeding for 12 years. Marami na pong doktor ang kanya pong pinuntahan, pero lalong lumala ang kanyang karamdaman. So, bakit po palihim na lumapit itong babaeng ito sa Panginoong Jesucristo coming from the crowd? So, intentionally, lumapit po siya doon po sa Panginoong Jesucristo together with the crowd dahil ayaw niya na siya ay makilala. So, ayaw niya na siya ay mapansin ng mga tao na kanyang, ng crowd na kanyang kasama. Why? Because yung kanya pong condition, according po sa ritual or sa culture po ng mga Hudyo, siya po ay isa pong unclean, hindi po malinis dahil sa kanyang pagdurugo. Sa Leviticus chapter 15, makikita po natin dito, yung paghihiwalay po ng mga unclean animals or unclean na mga tao, may mga masakit, may mga leprosy, na inilalabas po nila sa city, tinataboy po nila. So ganito rin po ang treatment dito po sa babaeng ito, na siya po ay ritually unclean, kaya palihim po yung kanya pong paglapit sa Panginoong Jesucristo. Hindi po niya ipinapaalam sa mga crowd na siya po ay meron pong karamdaman, sapagkat siya po ay isa pong considered na unclean. So, ngunit dahil nais po niyang gumaling at andudun po yung kanya pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na siya po ay kayang pagalingin yung mga kwento na kanya pong narinig, maaari doon po sa mga past miracles ng Panginoong Jesucristo, ay nag-trigger po nitong action po niya na ito. Nag-trigger po ng kanya pong faith upang siya po ay lumapit sa Panginoong Jesucristo. At sa kanya pong pananampalataya, sabi doon, "Kahit mahawakan ko lang kanyang laylayan, ang kanyang damit, ako ay gagaling." So that's the kind of faith na mayroon po itong babae po na ito. That's why, despite of her uncleanness, yung kanya pong desire
na mahipo yung damit ng Panginoong Jesucristo, make ways upang ma-avoid po niya yung embarrassment po sa public dahil siya po ay isa pong unclean. So yun po yung kanya pong yun po yung kanyang condition that makes her very difficult na lumapit po sa Panginoong Jesucristo. So verse 28 and 32, makita natin dito yung paggaling nitong babae na ito nung mahipo niya yung garment ng Panginoong Jesucristo. Sabi diyan, "For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well." Sabi niya, kung mahihipo ko lang ang damit ng Panginoong Jesucristo, ako ay gagaling. Kaya sa verse 29, sabi dito, "Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction." Immediately, gumaling po ang babaeng ito at naramdaman po niya sa kanya pong katawan yung kanya pong paggaling. Samantalang sa verse 30, ganun din, may naramdaman din ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, "And Jesus immediately knowing in himself that power had gone out of him." So, immediately, nalaman din ang Panginoong Jesucristo, naramdaman din niya na merong kapangyarihan na lumabas sa kanya na ito ay nagpagaling sa babaeng ito. So sabi dito, "And Jesus immediately knowing in himself the power had gone out of him, turned around in the crowd and said, 'Who touched my clothes?'" Kaya immediately ay hinanap ng Panginoong Jesucristo kung sino ang humipo ng kanya pong damit. "But his disciples said to him, 'You see the multitude thronging you and you say, who touched me?'" So notice yung verse 31, ano, yung question, yung sagot, response nito mga disciples na ito, parang merong kakaibang dating itong sagot ng mga disciples na ito. Parang sinasabi niya, Panginoon, nandito tayo sa napakaraming crowds, multitudes ang katabi mo, ang daming humahawak sa iyo. Bakit tatanungin mo pa, who touched me? Malalaman ba natin yun? So, yun yung point nito mga disciples na ito. But, sabi sa verse 32, "And he looked around to see her who had done this thing." So, talaga bang hindi alam ng Panginoong Jesucristo kung sino yung humipo ng kanya pong mga damit? Katulad po hindi maayos na sagot nitong mga disciples na ito, saying, bakit ka nagtatanong kung sino humihipo sa'yo? Naparami nang humihipo sa'yo rito. Nasa multitude of crowds ka. So talaga bang hindi alam ng Panginoong Jesucristo? So the answer is, alam ng Panginoong Jesucristo kung sino. Kung sino yung humipo ng kanyang karamdaman, ng kanyang damit. So ang point na nais pong ipakita dito sa tanong na ito ng Panginoong Jesucristo is that nais niya na itong babaeng ito is to come out visibly to the crowds upang mahayag yung kapangyarihan na nagmula sa Panginoong Jesucristo so that people will believe. Again, mga kapatid, dun po sa pag-aaral natin about the miracles of Jesus Christ, kung bakit gumagawa ng miracles ang Panginoong Jesucristo. What is the purpose of miracles? The only purpose of miracles is to prove that Jesus Christ is the Son of God. That the miracles na ginagawa ng Panginoong Jesucristo is an intention for the people to believe. Ganun din yung mga miracles po ng mga apostol sa Book of Acts nung wala na ang Panginoong Jesucristo. The reason is to support them, to supply them with evidence na itong mga disciples po na ito are men of God. So, yan po yung purpose po ng miracles. During the first century, nung lumakad ang Panginoong Jesucristo and during the time na nagpapasimula pa lamang po yung church sa paglago. Kaya nais ng Panginoong Jesucristo rito na itong babaeng ito is to come out. So, kaya sabi niya, "Who touched me?" Hinanap ng Panginoong Jesucristo ang babaeng ito. So verse 33 and 34, makita natin doon na
Lumabas po yung babaeng ito na alam niya na siya yung pinatutungkulan ng Panginoong Jesucristo. He came out in humility. Verse 33 to 34 says, "But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, 'Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your afflictions.'" So ayan, so this woman came out with in humility, told him the whole truth na siya yung humipo at ako ay nakaramdam ng kagalingan at tumigil yung aking pagdurugo. Sabi ng Panginoon, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." So, napakaganda pong picture ang dapat na nakita po natin dito sa pangyayaring ito, kung saan ang isa pong believer, ang isa pong mananampalataya, nakaranas po ng physical healing mula po sa Panginoong Jesucristo. Kaya, dapat po nating makita, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay, ang sabi ng Panginoon, "Daughter, your faith has made you well." So, dapat po nating makita dito yung role ng faith. What is the role of faith in our lives? Dito, ang role ng pananampalataya dito ay hindi lang upang gumaling ang babaeng ito, kundi ang pananampalataya ay mag-point out, magturo sa anak ng Diyos that there is a Son of God who are powerful over diseases. Doon po sa mga nakaraang miracles, nakita po natin doon yung purpose din na yun, that points out, that miracles point out to Jesus Christ who are powerful than demons, powerful than storm, powerful over sickness and diseases. So ganyan din po dito ang purpose na makikita po natin dito. At yung element of faith, makikita po natin dito sa babaeng ito, at maging kay Jairus, yung confident, yung trust. So, if we will define faith, hindi po natin pwedeng alisin yung definition about faith with confidence. Yung trust, hindi po natin pwedeng alisin yun sa element of faith because that's how faith is defined by the scripture. At ganin din po ito pinapakita ng mga tao na nag-express po ng kanilang pananampalataya. Si Jairus, bagamat hindi po siya, bagamat siya po ay isa pong spiritual leader or leader po ng sinagoga, ng mga Hudyo, respected person, pero yung kanya pong pananampalataya ay kinapapalooban po ng confident na lumapit po sa Panginoong Jesucristo with trust na kaya pong pagalingin ng Panginoong Jesucristo yung kanya pong anak. Ganon din itong babaeng ito. Yung kanya pong faith have an element of confidence and trust. It's just not a matter of believing. Hindi lang believe na parang alam lang natin sa isipan natin na kayang pagalingin ng Panginoong Jesucristo yung ating karamdaman. Hindi yung belief intellectually na alam lang natin sa isipan natin na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. But it includes confidence and trust na hindi lang nasa isipan natin kundi maging sa puso natin, na intindihan ng puso natin and ng ating kalooban, ng ating will to trust Jesus Christ. That's why makita po natin yung action as a result of faith kay Jairus. Yung action ng babaeng ito as a result of her faith na siya ay kayang pagalingin ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Lord, "Your faith has made you well." So "has made you well" denotes deliverance. So na-deliver na siya sa kanyang karamdaman. Katulad din ito sa deliverance natin from
judgment of our sinfulness. Nung hindi pa po tayo mananampalataya, ang sabi doon, ang hindi tayo ay nakatakdang hatulan. We are bound to judgment because we are unbeliever. Pero nung naging manampalataya po tayo, we are delivered from sin. So, we were made well sa sakit ng kasalanan. We were delivered from judgment. Kaya ang sabi dito, go in peace and be healed of your affliction. So the word peace, go in peace, ang ibig sabihin niyan ay hindi ka na dapat matrouble. Katulad ng sabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 27, na do not let your heart be troubled. Na hindi ka na dapat matrouble, hindi ka na dapat mag-worry, hindi ka na dapat mag-alala because you are delivered. So, yun din yung sabi ng Panginoong Jesucristo nung tayo ay maligtas, do not be troubled sapagkat ikaw ay ligtas na, meron ka ng buhay na walang hanggan. So, go in peace. So, malaya ka na. Yan ang point ng Panginoong Jesucristo rito sa babaeng ito. So, what we should learn from the healing of this woman. Nakita po natin doon yung suffering po niya, unstoppable hemorrhage. Because of her faith, katulad ng faith ni Jairus, siya po ay lumapit po sa Panginoong Jesucristo by touching yung kanyang cloth. And nakita niya yung kanyang physical na kagalingan. Sabi dito, yung kanya pong naramdaman, she knew, ibig sabihin, hindi lang niya naunawaan intellectually, kundi naunawaan niya experientially dahil na-experience niya. So may physical sensation or may physical movement, power na gumilo sa kanyang katawan at siya ay gumaling at siya po ay napalaya sa kanyang suffering. So what's in it for us, mga kapatid? Katulad po ng sabi ng Panginoon sa babaeng ito, sabi ng Panginoon, Jesus said, go in peace and be freed from your suffering. And this assured her that her healing was complete and permanent. So permanent. So sa atin pong buhay, ganun din po ang sinasabi po ng Panginoong Jesucristo from this scripture na yes, yung mga karamdaman natin, mga karanasan natin sa buhay, kahirapan, kagutuman, problema, anxiety, we are not free of those. Hindi tayo ligtas sa mga bagay na yon. Pero dahil tayo po ay mananampalataya, dapat po nating pagtiwalaan, we should be confident and we should trust na bagamat nandoon tayo sa situation na yon, na maybe katulad nitong babaeng ito na 12 years suffering, maaring hindi tayo nagsasuffer sa hemorrhage, maaring nagsasuffer tayo from other difficulties in life, from other worries in life. Maring nagsasuffer tayo, ang dami nating alalahanin, ang dami nating ikinakabahala, ang dami nating ikinatatakot. But the word, the scripture is telling us that we are delivered from suffering and from fears. So napalaya na tayo ng Panginoong Jesucristo sa pag-aalala, sa pagkatakot ng mga banta, ng kahirapan, ng karamdaman, at ng ibang problema pa sa buhay na ito. So, the word that came from Jesus Christ, go in peace, means live in faith. Dapat mamuhay tayo ng may pananampalataya to whom? To live in faith in Jesus Christ. So, mabuhay na tayo ng may confidence na mayroong pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. And dito, sa last part ng atin pong pinag-aaralan, makita natin dito yung pagpapagaling, pag-raise ni Jesus Christ sa anak po ni Jairus. Sabi po sa verse 35 to 36, na-delay po yung pagpunta po ni Jesus Christ doon po sa anak po ni Jairus dahil dito sa babaeng may hemorrhage po na ito. What do you think, mga kapatid? Aksidente lang ba na ando doon yung babae sa crowd nung lumapit si Jairus upang hingin ang presence ng Panginoong Jesucristo? I don't think no. I don't think na yun ay
scripted or hindi sinasadya. I believe na yun ay part nung process ng Panginoong Jesucristo sa buhay po ni Jairus na nag-cause ng delay itong babaeng ito. Kung nasa point of death na po yung atin pong mga anak, di po ba? Konting delay lang, 2 seconds, 1 minute, 5 minutes, bahalang-bahala na po tayo. Ayaw na po natin ng may ganong delay. Na para bang gusto natin yung ambulansya, hawiin na lahat ng mga nasa daan upang mabilis na madala sa ospital yung ating mga anak sa ganitong klaseng kalagayan. Pero merong obstruction. May obstruction, merong delay. Bakit itong Panginoong Jesucristo ay meron pang pinagaling na babae samantalang nangangailangan ng immediate healing yung anak ni Jairus? So, what we can see here is the truth that Jesus Christ or yung faith ni Jairus was put as well into test. So, yung pananampalataya po natin are also put into test. Dalawang bagay po ang challenge sa atin pong faith. Ano po yun? Testing and trials. Ano po ang purpose po ng trials? If we will study the book of James, ang purpose po ng trials ay upang tayo po ay i-build up po tayo. Trials, sabi ni James, will build us and complete us. So binibuild tayo ng trials. How about the test of faith? Ano ang ginagawa? Ano ang purpose ng test ng pananampalataya po natin? So, the test of faith is given to every believer to check or to give opportunity sa mga mananampalataya to get more from God. To get more from God. So, tinetest tayo, hindi upang testingin kung totoo yung faith natin. Because ang faith natin is a kind of saving faith. So, yung test ibinibigay for us to give an opportunity for us to give more. Kaya nga ang sabi ni James, test is being given to make you complete. To get more from God. So both tests and trials, dapat naintindihan natin na ito ay hindi negative. It is, dapat maintindihan natin ito in a positive sense. So dito si Jairus, hindi naman ipinakita kung ano yung naging reaction niya because of, natagalan pa ang Panginoong Jesucristo. But basically, kung tayo po ang nandirito sa kalagayan po ni Jairus, medyo bahalang-bahala na po tayo or iba na po talaga yung atin pong attitude. Nagagalit na siguro tayo. So, sabi po sa verse 35 to 36, while he was still speaking, habang nagsasalita pa ang Panginoong Jesucristo, some came from the ruler of the synagogue's house. So, dumating ang isang maaring ito ay helper ni Jairus sa kanilang tahanan or doon sa synagogue. At ang balita, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? So patay na ang anak mo. Bakit binabahala mo pa si Jesus Christ? So teacher yung pagkabanggit dito. So itong nagsabi na ito, maaaring hindi siya believer katulad ni Jairus dahil teacher yung kanyang ascribe kay Jesus Christ. Sumagot ang Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 36, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. So believe is faith, di ba? So believe is faith. So sabi niya, hold on to your faith or live by faith. Huwag kang mabahala, do not be afraid, live by faith or live in faith. Sabi ng Panginoong Jesucristo. So, yun po yung
yung situation na meron po sa bahaging ito ng kwento patungkol sa buhay ng anak po ni Jairus. So sabi ng reporter, patay na ang iyong anak. Huwag mo nang i-bother pa ang Panginoong Jesucristo. Wala nang pag-asa yan. So hopeless na yan. Wala nang magagawa ang Panginoong Jesucristo. So useless na na pumunta pa ang Panginoong Jesucristo. Huwag mo na siyang i-trouble pa. So nung marinig ito ng Panginoong Jesucristo, he refused to accept yung balita na yon. So ang description ng Bible is that Jesus Christ refused to listen. Hindi niya pinakinggan yung balita na yon. So instead, sinagot niya ng positive yung balita na yon. Ano yung positive na sagot? Do not be afraid. Only believe. So yun po ang positive na sagot ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, stop fearing. Just keep on believing. So ganun po yung nais po ng Diyos sa buhay po natin. Pagka meron tayong troubles, nakatulad po nito. So I can imagine kung anong pakiramdam ni Jairus sa panahon po na ito na nabalita ay patay na yung aking anak. So siguro dahil nag-iisang anak niya to, according to Luke, ano na siya? Maring lupaypay na siya. Pero andun po yung encouragement at pagpapalakas po ng Panginoong Jesucristo na nagsasabing, stop fearing, just believe. So just keep on believing. So mga kapatid, yung faith po natin, isipin po natin, ang pananampalataya ba natin ay nawawala pagdating sa mahigpit na pagsubok? Nawawalan ba tayo talaga ng pananampalataya kapag ka wala na tayong resources? Kapag ka wala na tayong malapitan o wala nang pwedeng sumagot o solusyon sa problema po natin, nawawala po ba talaga yung pananampalataya po natin? Hindi po ang pananampalataya na meron po tayo nung tayo po ay maligtas, yan po ay hindi po nawawala. Ano po yung nawawala? Ang nawawala po sa atin is the exercise of faith. Hindi natin ine-exercise yung ating pananampalataya. Ang ine-exercise po natin are the worries in life. Yun po yung ine-exercise po natin. Yun po yung enemy nung peace na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa babaeng ito, go in peace. Yun po yung nais alisin po ng Diyos sa buhay po natin. Dahil the truth of the matter is that our faith doesn't get lost. Hindi po nawawala ang pananampalataya po natin. Our faith is always there and it will remain there because our faith is protected by the power of God. What gets lost, ano yung nawawala, is the exercise of our faith. Pagdating po ng troubles, wala na tayong nakikita na solusyon sa buhay po natin, we stop exercising our faith. We start entertaining the worries of life. Doon na po nagsisimula yung ine-entertain na natin, pinapapasok na natin sa puso, sa isipan natin yung pagkatakot, yung fear, yung worry. Pero hindi po yun ang nais po ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa devotional, John chapter 4 verse 9-7, do not let troubles and fears get into your life. Huwag daw po natin hayaan na yung troubles, yung fear to get into our lives. Ang sabi po sa Philippians, the peace of God that transcends to our mind, that transcends, naunawaan tayo, protects us. Pinoprotektahan tayo nito. So, kaya ang sabi ng Panginoon, just keep on believing. At yun po ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. We should keep the confidence
in Jesus Christ, we should keep on our actions. We should continue our faith, living by faith. We should continue living by faith. We should continue living in faith in Jesus Christ, living in confidence with Jesus Christ. We should continue living by faith, letting our actions to continue because of our faith in Jesus Christ. Yan po yung ano eh, yan po yung problem na nagiging result po ng worries ng ganitong klaseng situation. So, si Jairus, I think hindi siya nabahala. You know why? Kasi makita po natin dito na he kept on welcoming Jesus Christ to his house. Dinala pa rin ni Jairus si Jesus Christ doon sa kanilang tahanan. So, in that case, he exercised his faith. So, he exercised his faith sa kanya pong paglapit sa Panginoong Jesucristo. Nakita po niya yung result po ng faith. That the result triggers the power that can heal, that can make miracles from Jesus Christ. So, kaya ang Panginoong Jesucristo sabi niya, just keep on believing. Just keep on believing in me. Just keep on living by faith. Ibig sabihin, continue the actions of faith. So verse 37 to 40, ito na nga, yung exercise ni Jairus ng kanyang faith, kasama po yung mga disciples ng Panginoong Jesucristo, kanya pong inanyayahan at isinama sa kanyang tahanan. Sabi dito, and he permitted no one to follow him except Peter. Ito po yung sabi ng Panginoong Jesucristo. James and John, the brother of James. Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. Ano po yung nakita ng Panginoong Jesucristo? Yung tumult. Yung mga upahan po ng mga taga-tangis, taga-iyak. Yun po yung culture po nila pag may patay. Nag-hire po sila ng taga-iyak. So, at ito po ay malakas po na umiiyak. So, kaya ito po yung naabutan ng Panginoong Jesucristo. Palatandaan na sa pananaw ng mga tao na nandoroon, patay na talaga yung anak ni Jairus. So, verse 39 says, when he came in, he said to them, why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping. Sabi niya, bakit nagkakaroon kayo ng kaguluhan at nag-iiyakan kayo? Itong batang ito ay hindi pa patay, kundi sleeping, but sleeping. And they ridiculed him. So inano nila? So, kinontest nila ang Panginoong Jesucristo. Sabi dito, and they ridiculed him. But when he had put them all outside, so pinalabas ng Panginoon itong mga taong ito, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was lying. So pumasok sila doon sa silid kasama yung parents ni itong batang ito, si Jairus at yung kanyang asawa at yung tatlong alagad ng Panginoong Jesucristo, si Peter, si James, and John. So palatandaan, itong tatlong to, ito talaga yung inner circle ng Panginoong Jesucristo. Sila rin yung kasama ng Panginoong Jesucristo doon sa Mark chapter 9 verse 2 nung nag-transfigure po ang Panginoon. At doon sa Garden of Gethsemane, ito rin po ang kasama ng Panginoon. Si Peter, si James, and si John. Kaya itong mga to, talagang witness ng miracles, ng pagiging anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. So, dito makikita po natin yung pag-rebuke ng Panginoong Jesucristo sa mga umiiyak. Dahil sa Panginoong Jesucristo, hindi papatay itong batang ito, kundi ito ay natutulog lamang. So, ano po ba ang totoo? Patay na ba talaga o natutulog lamang ang anak ni Jairus? So, nagbasa po ako ng iba't ibang commentary dito po sa verse na to. Ang iba po ay naniniwala, may dalawa pong point of view,
napatay na talaga itong batang ito. Ngunit yung iba naman ay naniniwala na hindi pa talaga patay itong batang ito. Kasi yung kamatayan daw ng batang ito, kung siya ay muling mabubuhay, ang kanyang muling pagkabuhay dapat ay dun sa resurrection of the dead sa end time. Pero dito, ang sabi ng ibang mga komentarista, ng mga Bible scholar, hindi pa totoong patay itong batang ito. So dead asleep lang ang batang ito na maaari pang ma-resuscitate, maaari pa talagang magising or mabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. But more or less, mga kapatid, ang dapat po nating makita dito is yung power ni Jesus Christ over death na kaya niyang pagalingin yung ganitong klaseng mga condition. So kaya pagdating sa verse 40 hanggang verse 42, makita natin yung command ni Jesus Christ to arise o bumangon. Sinabi niya sa babaeng ito. Sabi dito, and they ridiculed him, but when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was lying. Then, sabi sa verse 41, he took the child by the hand and said to her, so hinawakan ng Panginoon ng babaeng ito, ang batang ito, at sabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, little girl, I say to you, arise. Immediately the girl arose and walked, for she was 12 years of age, and they were overcome with great amazement. But he commanded them strictly that no one should know it, and said that something should be given her to eat. So makita po natin dito, no, yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na magpagaling, maging ng nasa point of death na tao. At yung kanya pong sinabi na Talita kum, or girl, arise, bumangon ka. Ito po ay hindi po magic. Hindi po ito magic, ito po ay command. So makita po natin ang command na ang kapangyarihan po ng Panginoong Jesucristo through His command. Katulad ng kanyang pagpapahinto doon po sa bagyo. Anong ginawa niya? He command the storm to be still. So dito, same word ang ginamit to command. Binigyan ng command itong babaeng ito, itong batang babaeng ito, to rise up. So, it's not magic. So, hindi yan parang formula na para bang in Jesus Christ, rise up. In the name of Jesus Christ. Hindi siya magic formula. Sa Panginoong Jesucristo, ito ay command ng kanyang power, ng kanyang kapangyarihan. So, at ito po ay sinabi po niya in Aramaic words upang maintindihan po nung mga reader po niya na Greek-speaking people. At ang sabi doon, lumakad-lakad daw itong babaeng ito at ang pangalawang command ng Panginoong Jesucristo ay bigyan ng pagkain. Okay? Katibayan na ang babaeng ito ay na-restore na. Nagpa-function na yung kanyang physical nakatawan, yung kanyang metabolism, lahat ay nagpa-function na. Hindi lang yung basta nakakapaglakad, kundi nasa mabuti ng kalusugan. So yun po ang second command ng Panginoong Jesucristo. So what we can see here is, yun, yung faith involves confidence and trust. And makikita natin na yung faith, ang value po niyan ay yung faith, ang epekto po niyan or yung value po niyan ay hindi po nagmumula dun po sa nage-express. Okay? Yung result po ng pananampalataya ay hindi po dahil doon sa taong nage-express ng pananampalataya. Kundi may resulta po yung pananampalataya dahil dun po sa object na pinaglagyan po nito. Sino po yung object na pinaglagyan ng ating pananampalataya? Si Jesus Christ. Kung hindi natin inilagay kay Jesus Christ o hindi inilagay ni Jairus at ng babaeng nagdurugo ang kanilang pananampalataya kay Jesus Christ, kundi inilagay nila sa ibang tao, inilagay nila sa ibang bagay, it will not produce result. Wala pong resulta yon.
May resulta itong kanilang pananampalataya dahil inilagay nila ito sa tamang paglalagyan. Ganon din po ang ating pong kaligtasan. Naligtas po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya dahil inilagay natin ito kay Jesus Christ. Hindi natin ito nilagay sa ano pa mang bagay o kung sa kanino pang mga tao na inaakala natin na makapagliligtas po sa atin. So si Jairus at itong hemorrhaging woman na to put their faith in Jesus Christ. They live in faith in Jesus Christ. They live with confidence and trust in Jesus Christ. And they got the result. So both this woman, the healed woman, and yung daughter po ni Jairus was a result of their faith in Christ. So yan po yung truth to ponder na meron po tayo sa part po na ito. So to summarize, yes, yung paglapit po ni Jairus kay Jesus Christ with earnestly is an exercise of faith. So hindi siya katulad nung ibang mga Jewish leaders na nagki-criticize po kay Jesus Christ at hindi po kumikilala sa Panginoong Jesucristo that He is the Son of God. So si Jairus po came into Jesus Christ with humility and that is an exercise of faith. Ganun din po yung babae na ito na lumapit po upang humawak dun po sa laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo. And their faith in Jesus Christ caused them to be healed. Ganun din sa anak po ni Jairus. Imagine, itong babaeng ito is suffering from unstoppable hemorrhage within 12 years. 12 years na po ang tagal. Sobrang, siguro kung tayo, sobrang hirap na nung ating karanasan na ito. At yung kanyang healing, naramdaman niya talaga ito physically in her body. So, her faith healed her, ganun din sa anak ni Jairus. Kaya ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa babaeng ito, go in peace and be freed from your suffering. An assurance that he was completely healed. And yung kanila pong faith, yung kanilang confidence, yung trust po nila, yun po ay hindi po nagbibigay po ng result kung ito po ay hindi po nailalagay sa tamang paglagyan or from the right object, which is Jesus Christ. So both healing po ng babaeng ito at nung kagalingan po ng anak po ni Jairus was a result of their faith in Christ, yung pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo. So for us, ito yung application po natin. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo dun sa babae? Daughter, your faith has made you well. So daughter, itong daughter na to, ang word na daughter, ang Panginoong Jesucristo lang, ang makita po natin na nag-a-apply po nito sa mga sumasampalataya po sa Kanya. So daughter, faith, your faith has made you well. So ito ay katibayan ng relationship po ng babaeng ito, ng spiritual relationship po ng babaeng ito sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, go in peace and be healed of your affliction. Go in peace means, huwag ka nang mabahala. Do not let troubles come into your life. So sabi naman niya kay Jairus, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, anong sabi niya kay Jairus? Do not be afraid, only believe. So dalawang bagay po ang matututunan po natin dito as an application to our life. So Jesus wants every believers first to live in faith and live by faith. Ano ang ibig sabihin ng live in faith? Live in faith means to keep the confidence in Christ. Yung confidence and trust natin ay panatilihin natin sa Panginoong Jesucristo. Huwag po na kapag may troubles in life po tayo, ay mawawalan po tayo ng tiwala na parang sabihin natin na wala namang resulta yung panalangin ko sa Panginoon. So, huwag po ganun. Hindi po ganun. Second, to live by faith. To live by faith means to live out the faith in Christ through life practices na ipamuhay natin
yung pananampalataya na meron tayo sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng lahat ng mga ginagawa natin sa atin pong buhay. Amen? So, pagpalain po tayo sa umagang, pinagpala po tayo sa umagang ito ng salita ng Diyos. Pagpalain din po natin ang Panginoon. Let us bless the Lord. Let's be thankful to Him and let's continue worshiping our God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito. Kami po ay inyo pong pinagpala ng inyo pong mga salita at higit sa lahat, kinatagpo po ninyo kami, Panginoon, sa amin pong mga pangangailangan. O God, alam po namin, Panginoon, na kayo ang higit na kabatid, O Diyos, ng kalagayan po ng bawat isa. Kaya patuloy po naming dalangin, Panginoon, na kami ay patuloy po ninyong akatagpuin, bisitahin po ninyo ang amin pong mga kalagayan, aming Panginoon. At kumatagpuan po ninyo kami ng mga pagkukulang aming Panginoon sa amin pong pagsamba, sa amin pong pagpupuri, maging sa amin pong paglilingkod, aming Panginoon. O Diyos, magministeryo po kayo sa amin. Ayusin po ninyo ang amin pong puso, ayusin po ninyo ang amin pong mga dispositions in life, ayusin po ninyo ang amin pong mga buhay. Salamat po aming Panginoon. Pinupuri, pinapasalamatan, at sinasamba po namin kayo sa lahat po ng bagay na ginagawa po ninyo sa amin pong buhay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muli ay dumulog sa panalangin at ating pagbibigay. Purihin ka, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umaga ito. Muli, kami, O Diyos, ay kinatagpo mo ang aming mga puso. Lalo mo pong pinakikilala sa amin, O Diyos, ang kakayanan mo. Kung paano mo po kami, O Diyos, tutulungan sa lahat ng oras, pinapalawak mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay lalong lumalalim sa amin, O Diyos. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, sa oras, Panginoon, ng mga trials sa aming buhay, ay lalo po namin ma-practice ang faith na itinuro mo po sa amin, na hindi po mabawasan or Panginoon ang aming pagtitiwala sa iyo. Lalong-lalo na pa, Panginoon, sa mga trials na ito, hindi po maapektuhan ang aming pagbibigay sa iyong gawain. Patuloy mo lang po gamitin ang buhay ng bawat isa at dalangin po namin, Panginoon, kilala mo ang bawat isang naririto. Alam mo po, Ama, ang pangangailangan namin. Ibigay mo lang po ito, Panginoon, ayon po sa aming pangangailangan. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat salapi na malilikom po, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy pong magamit at magamit rin po, Panginoon, ng tama para po sa ikalalago ng iyong iglesia. Marami po salamat, Panginoon. Ang iyong pangako ay sapat, tapat, at patuloy po naming nararanasan sa aming mga buhay. Kaya po, O Diyos, deserve mo ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 So purihin po ang Panginoon. So tayo pong lahat ay magtatapos sa atin pong gawain. At habang tayo po ay nagkakaloob, tayo po ay muli sasamba po sa Panginoon. But again, meron po akong announcement. On May 28, ito po ay susunod po na Sunday. Ito po ay ang atin pong prayer meeting. So meron po tayong monthly prayer meeting. So I encourage everyone, planuhin po ninyo ang araw po na ito. Gusto ko po na magkasama-sama po tayo na manalangin po sa gawain po na ito. Ito po ay after service, after lunch, from 2 p.m. onwards, ang atin pong prayer meeting. So, wag po nating hayaan ang ganitong klaseng gawain, ang sabi po ng salita ng Panginoon. Bagkos, ang bawat isa po ay dapat po na magpalakasan. So, if you think, mga kapatid, that
you are getting thirst and hunger sa presence po ng Panginoon. Yung spiritual discipline po natin in attending prayer is a very important aspect po ng atin pong mga spiritual life. So, kaya ini-encourage ko po na tayo po ay magsama-sama, kakaunti lamang po tayo. Mas mabuti kung tayong lahat ay magkakatulungan, magkakapalakasan po sa pamagitan po ng pagpapanalangin sa bawat isa. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo, and I would like to ask our praise and worship team na tayo po ay samahan, pangunahan muli sa atin pong pag-awit ng pagsamba sa atin pong Panginoon. And today, mga kapatid, let us be glad. Magalak po tayo sapagkat ang Diyos po ay hindi po nagkukulang, siya po ay hindi po nagbabago. Ano man po ang situation po natin, kanya po tayong tinitingnan sa atin pong mga pangangailangan. And what I am sure about is may ginagawa po ang Diyos sa buhay po natin. Maybe hindi po natin ito nakikita, hindi po natin ito nararamdaman because we are not sensitive about it. But what is sure, the Word of God is telling us that He is faithful. Siya po ay tapat sa kanya pong mga anak. Pagpalain po natin ang pagsamba ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Just want to praise you, Lord. Just want to give you thanks, O God. Just want to honor you, Panginoon. We just want, O God, to glorify your name. Salamat po, aming Panginoon, sapagkat kayo po ang Diyos na hindi po nagkukulang. Kayo po ang Diyos na hindi po nagbabago. Karapat dapat po kayong sambahin. Karapat dapat po kayong purihin. Karapat dapat po kayong luwalhatiin. Karapat dapat po na ibigay po sa inyo ang pinakamataas na parangal, aming Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat po.
Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa lahat ng bagay na ginagawa po ninyo sa amin po mga buhay, aming Panginoon. Sa kabila po ng marami po naming mga pagkukulang, aming Panginoon, patuloy po kayong hindi nagkukulang sa amin po mga buhay. Patuloy po ang inyong katapatan at ang gandang loob po ninyo ay patuloy po namin nararanasan, aming Panginoon. O, salamat po, Diyos, because You are a kind of God who is gracious, Lord, who is merciful, aming Panginoon. You are a kind of God that is faithful. You are never changing, aming Panginoon. Hindi po kayo nagbabago, aming Ama. Hindi po kayo nagkukulang, aming Panginoon. Salamat. Salamat because You are this kind of God, Lord. Hindi po ninyo kami, Panginoon, kailanman pinagkukulang sa kabila ng marami po naming pagkukulang, aming Panginoon. Ang katapatan po ninyo ay nananatili, O Diyos, sa kabila po ng may mga pagkakataon na kami ay hindi po tapat sa inyo, aming Panginoon. O God, salamat sapagkat ang iyong kapatawaran ay walang hanggan, aming Panginoon. Your mercy, O God, is forever, Lord. Your grace is abundant, Lord. Salamat sa mabiyaya na pagpapala sa amin po mga buhay, aming Panginoon. Na-enjoy po namin ang buhay na meron po kami, not because of anything else, Lord, but because of Your presence in our lives, aming Panginoon. Patuloy po kaming inilalagay sa lugar kung saan dapat ay nandoroon po kami, aming Panginoon. Thank You, Lord, for bringing us here in the church to worship You. Thank You, Lord, for clearing out, O God, our busy schedules, aming Panginoon, for us to have time, Lord, to praise You, to adore You, to worship You, aming Panginoon, to serve You. Thank You, Lord, for all the provisions, O God. Salamat, sapagkat may lakas po kami, may gasolina po ang amin pong sasakyan, may pamasahe po kami, Panginoon, patungo sa bahay panambahan, aming Panginoon. Salamat sapagkat malakas po kami, wala po kaming karamdaman. Salamat, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng mga kaparaanan na natatagpuan po namin sa mga problema na amin pong dinadaanan, aming Panginoon. Salamat sa maraming bagay na bagamat hindi po namin nakikita, ay ginagawa po ninyo sa amin, aming Panginoon. Salamat, O Diyos. Because of that, Lord, nais po namin na patuloy po kayong sambahin. Nais po namin na patuloy po kayong luwalhatiin, paglingkuran, aming Panginoon. Salamat. At sa araw po na ito, patuloy po naming dalangin na palagi lamang po ninyo kaming ibalik, Panginoon, sa lugar po na ito, because this is the place where we belong, aming Panginoon. Lagi po ninyong paranas po sa amin, ipaalala po na kayo ang higit at tunay po naming pangailangan more than anything else, aming Panginoon. Salamat, aming Diyos, sa napakaraming bagay na ginagawa po ninyo sa amin pong buhay. Pinupuri po namin kayo at niluluwalhati. And we pray, Panginoon, sa mga kapatiran, O Diyos, na maaaring sa panahon na ito ay may karamdaman, sa panahon po na ito ay meron pong mga pinagdaraanan, aming Panginoon. We pray, O God, na matagpuan po nila ang iyong mabuting kamay, aming Panginoon, ang iyong maibiging puso, ang mapagpala po niyong kalooban sa kanilang mga buhay, aming Panginoon. That they may receive healing right now, aming Panginoon. That they may receive inspirations and strength, Lord. And that they may grow in terms of their desire, Panginoon, to continue following You, our Master, our Savior, our God. Salamat po, aming Ama. Salamat po, aming Diyos. Pinupuri, luwalhati po namin kayo, aming Panginoon. Ang lahat po ng amin pong mga panalangin
ay dalangin at hiningi po namin ito sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Purihin po ang aming Panginoon.